papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maipahayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking makamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip,
Makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayon may hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Pagkabuhay ako't buhay. Ako'y inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhay ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na rin walang anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pang isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid. At sila'y namatay na walang anak. Saka huli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa
sa muling pagkabuhay, yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises tungkol sa nagliliyab na nagbabagang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos na hindi niyo na ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa, narinig natin ang bilin ni Pablo kay Timoteo na kanyang disipulo. At pinagbibilinan niya, tila ay binibigyan ng mga tips anong kailangan niyang gawin sa bilang isang namumuno sa simbahan. At maganda ang paalaala niya, no? At maganda rin paalaala din sa ating bilang mga Kristiyano na sinabi ni Pablo kay Timoteo, "Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Na sa kabila ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, sabi niya kay Timoteo, huwag kang mahihiya na ipahayag ang iyong pananampalataya kahit na ang mga nasa paligid mo ay ayaw maniwala sa iyo." At ito po ang imbitasyon sa atin, no, bilang mga Kristiyano ho ngayon. Napatuloy tayo, no, na manindigan sa ating pananampalataya. Dahil ang pinipili natin ay si Jesus. Dahil ang tao nagmamahal kay Jesus, nakikinig sa kanyang mga aral at utos, sumusunod sa aral at utos ng Panginoon. Kaya ang tao nagmamahal sa kanya, sumusunod sa kanya. Hindi ba sa mga magulang, no, tinatanong nila ang kanilang anak, "Mahal mo ba ako?" Sasagot naman ang anak, "Opo." "O sige, bumili ka ng suka. Pumunta ka sa tindahan." Ang kanilang pagtugon at pagsunod ay pahayag ng kanilang pagmamahal. Kaya nga, hindi ba si Jesus, sa tindi ng pagmamahal niya sa Ama, inalay niya ang sarili niyang buhay sa pagsunod sa Diyos. Naging masunurin hanggang kamatayan sa krus si Jesus para sa ating kaligtasan. Dahil pinipili niya ang Diyos lagi. Sa atin din po bilang Kristiyano, sana ay piliin din natin ang Diyos. Yung pinagdiriwang po natin santo ngayon, San Bonifacio o Saint Boniface, ay pinili ang Diyos kahit na buhay ang kapalit. Dahil minsan para sa mga martir ng ating pananampalataya, mas mahalaga sa kanila na okay lang mawala ang buhay nila kaysa itakwil at talikuran ang Diyos. Mas gusto nila manindigan sa pananampalataya nila kahit sa kaharap, kahit kaharap ang kamatayan. Dahil para sa kanila ay hindi pwedeng ipagpalit ang Diyos. They would give up their life rather than reject Christ. Kaya magandang imbitasyon din sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon na maging matapang sa ating pananampalataya. Nariyan ang biyaya ng Espiritu Santo na tinatanggap natin sa kumpil para manindigan at maging saksi ng ating pananampalataya. Stand for what is right, stand for what is just, and to stand up for our faith.
Dahil ang taong naninindigan sa ating kanyang pananampalataya ay naninindigan at tumatayo para kay Jesus. Sa kabila ng mga tila'y nais na isang tabi ang mga aral at turo ni Jesus. Mas gustong pakinggan na lamang ang sarili. Mas gusto yung sarili na lang ang masunod. At pag hindi umayon sa sarili o sa nais, inaaway ang Diyos. Inaaway ang kanyang aral at turo. Magandang paalala din sa atin na bilang Kristiyano na ang salita ng Diyos ay gabay natin sa buhay. Ang salita ng Diyos ay gabay natin sa kaganapan ng buhay. Kaya bilang Kristiyano, panatilihin natin ang ating tenga na bukas sa salita ng Diyos. Handang makinig, handang baguhin at hubugin ng kanyang salita. Hindi parang tayo pa yung nagdidikta sa Diyos. Lord, ito gusto ko ha. Ito bigay mo sa akin. Pag di mo binigay sa akin ito, Lord, naku! How do we face God? At sana pag umarap tayo sa Diyos, may pagpapakumbaba, may tinding pagmamahal. At dahil mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang aral at utos. Dahil mahal natin ang Diyos at mahalaga ang Diyos sa atin, ayaw nating mawalay sa Kanya, dala ng kasalanan. Dahil mahal natin ang Diyos, ipapahayag din natin ang ating pananampalataya sa iba. Tulad po ng bilin ni San Pablo, huwag mo ikahiya ang magpatotoo tungkol sa Panginoon. At itong imbitasyon sa atin ni San Pablo ho ngayon, na magpatotoo lagi sa Panginoon, Kristiyano lagi, Kristiyano kahit saan, Kristiyanong tunay at totoo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakamalwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng isang nabuhay na maguli sa walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos na buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos na buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano saan man naway, hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway, matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa Yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ng lahat ng pag-iral,
Pakinggan mo ang aming mga panalangin at itinaas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir ni si San Bonifacio, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob naming kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Bonifacio ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. With me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my night. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement para sa Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 up to 7 years old. Handog sa kapistahan na kapanganakan ni San Juan Bautista.
Sa mga nagnais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa darating sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, bukas na po ito, sa ganap na kaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihingi ng iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Panahamin parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, din
inaramal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iyong walhati, panalangin.